Today's Bible scripture is Daniel chapter 1 verse 8 to 9. Basahin natin ang sa Daniel verse 1 chapter 1 verse 8 to 9. I hope that in your place find the if you can see on the screen, we'll read together. Basahin natin ng sabay-sabay nakikita ninyo sa screen. Daniel chapter 1, verse 8 to 9. Daniel 1:8 hanggang 9. Let's read it in one voice in your own place. Basahin natin ng sabay-sabay. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. And the chief of eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king who assigned your food and your drink. For why should he see that you were in worse condition than the youth who are of your own age? So you will engage my head with the king. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenaz. Last month, we have looked through the age of Elijah, and Obadiah, and also the King Ahab. Noong nakaraang buwan, tinignan natin ang buhay nila Elijah, Haring Ahab, at Obadiah. And today we will look through the age of Babylon. At sa araw na ito, titingnan natin ang panahon ng Babylon. There were remnants who have enjoyed ahead of time. Merong mga remnant na nagtamasa ng una. Una-unang nagtamasa. Before we share the message, I would like to share the prayer topic first. Bago natin simulan ang mensahe, gusto kong i-share sa inyo ang ilang prayer topic. On November 2nd, we have Philippine Leader Conference. Sa November 2, magkakaroon tayo ng Leaders Conference. And also, November 5th, we have Philippines Remnant Conference. At sa ikalima ng Nobyembre, magkakaroon ng Remnant Conference. So, I hope you to pray for this training so that you can find the answer through the message. Sabay-sabay nating at sabay-sabay tayong manalangin para sa mga training na ito. Introduction. Para sa introduction. We are now looking through the flow of the message of October. Tinitingnan natin ang flow ng message ngayong Oktubre. What is the most important thing in us? Ano ang pinakamahalagang bagay sa atin? We say three settings. May tatlong setting. Inside of me. Ang nasa loob ko. When God created mankind, he's in Genesis chapter 1 verse 27. Nung ginawa ng Diyos ang tao, sa Genesis 1:27, he said he created us in his own image. Sinabi niyang ginawa niya tayo sa kanyang imahe. And in Genesis chapter 2 verse 7 it says, at sa Genesis 2:7, sinabi, he breathed in our nose and we become the living creature. Hiningahan niya ang ating ilong at tayo'y naging buhay na nilalang. And this living creature, which is spiritual being, they live with the word of God. Hebrews chapter 4. At ang buhay na nilalang na ito, verse 12.
ay namumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nakasaad sa Hebreo 4:12. This is the principle how mankind should live. Ito ang prinsipyo kung paano dapat mamuhay ang tao. But at the moment when we were deceived by Satan, ngunit nung tayo ay nilinlang ni Satanas, our these three settings has been lost. Ang tatlong setting na ito ay nawala. It is why all problem has been begun to us. Kaya nagsimula ang lahat ng problema sa atin. If the fish comes out of water, kung ang isda ay lumabas sa tubig, the fish will die. Ang isda ay mamamatay. If the roots, the tree, roots of the tree comes out of ground, kung ang puno ay matanggal sa lupa, the tree will dry and die. Ang puno ay mamamatay. It is also the same for us. Ito ay katulad din sa atin. At the moment when Adam and Eve lose hold of the covenant, nung panahon na si Adam at si Eva ay hindi nila napanghawakan ang pangako, they lose the image of God. Nawala ang imahe ng Panginoon. And they live with their own thoughts. At namuhay sila ayon sa kanilang pag-iisip. That's the all problem has begun from here. At lahat ng problema ay nagsimula dahil doon. That is why always us, we have to be set like this. Kaya tayo, dapat tayo ay nakapaloob dito. To the image of God, God has given three backgrounds. Sa imahe ng Panginoon, siya ay nagbigay ng tatlong background. Because God told to the image of God to conquer and have dominion over the land. Sinabi ng Panginoon sa nilalang na may kanyang imahe. So, God has given us the blessing of the throne. Ibinigay ng Panginoon sa atin ang pagpapala ng trono. In Mark chapter 16 verse 19. Nasa Marcos 16:19. Jesus sat on the right hand of God and worked with his disciple. Si Jesus ay nakaupo sa kanang trono ng Panginoon. And not only sitting there, but Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Hindi lamang siya nakaupo doon, ngunit sa Mateo 28:18-20, with all authority transcending time and space, he will be with us. Kasama ang lahat ng otoridad at nagtatranscend ng oras at espasyo, siya ay kasama natin. And God, Jesus promised in Acts chapter 1 verse 8, at ipinangako ni Jesus sa mga gawa 1 at 8, you will be my witnesses to the end of the earth. Kayo ay magiging witness hanggang sa katapusan ng mundo. It is light to 237 nations. Yan ang liwanag sa 237 na mga nasyon. So these two things are the things that we have to possess. Ang dalawang mga bagay na ito ay dapat nating panghawakan. Inside of us and outside of us. Ang nasa akin at ang nasa labas ko. This is the spiritual principle. Ito ang espiritual na prinsipyo. Why so many Christians, they live centered on the material things? Bakit maraming Kristiyano ang namumuhay na nakasentro sa mga material na bagay? Because they lose hold of these blessings. Dahil hindi nila napahawakan ang biyayang ito. And what comes if we have these two blessings? At ano ang mapapa sa atin kung panghawakan natin ang dalawang bagay na ito? We have three unprecedented and never repeated answer. Mapapa sa atin ang mga gawa na ang mga bagay na hindi pa nagagawa at ang mga sagot na hindi pa nauulit. Then you will realize yourself. At makikilala mo ang iyong sarili. Is unprecedented and never repeated. Na ikaw ay hindi ang bagay na hindi pa nagagawa at hindi ang sagot na hindi pa nauulit. You will realize that there is absolute plan of God to you. Maiisip mo na merong absolute plan ang Panginoon para sa iyo. Then you will able to see the field.
at where you are. At makikita mo ang field kung nasaan ka. Then you will see you're working. Why you are working there right now. At makikita mo kung bakit ka nagtatrabaho sa lugar na yan ngayon. So these are the things that you have to have right now. Ito ang mga bagay na dapat mong taglayin ngayon. Because Christians lose hold of these blessings, they are centered on physical things. Dahil ang mga Kristiyano ay hindi na panghawakan ang mga bagay na ito, nakasentro sila sa mga bagay na nakikita lamang. Right now in Hana Church, there are about 2,000 church members right now. Ngayon sa Hana, sa simbahan Hana Church, merong 2,000 mga nag-a-attend sa church. So there is a lot of saying in the church. At lahat ito ay may kanya-kanyang opinion sa loob ng simbahan. And most of the people, they are talking about the physical things. At halos lahat ng mga tao ay nagsasalita lamang hinggil sa mga physical na bagay. That is why they are always complaining about something. Kaya lagi silang nagko-complain sa mga bagay-bagay. Complaining about their life. Sa kanilang buhay. Their church. Sa kanilang simbahan. Their children. Sa kanilang mga anak. Because they don't know these blessings. Dahil hindi nila alam ang mga biyayang ito. I hope that all the disciples in Philippines may enjoy these blessings. Pinapanalangin ko na lahat ng disipulo sa Pilipinas ay ma-enjoy ang mga pagpapalang ito. We will see the remnants who enjoyed these three blessings. Tingnan natin ang mga remnant na nag-enjoy sa mga blessing na ito. Unang nagtamasa. First is Daniel. Una ay si Daniel. As we have read in the Bible today, sa binasa natin ngayon sa Biblia, he said that he resolved. Sinasabing si Daniel ay nagpasya. At the moment when he was resolving at the front of God, nung panahon na nagpasya siya sa harap ng Panginoon, he wasn't some great person. Hindi siya isang great na tao. But he was the one who was captured by Babylon. Pero nung time, ng oras na yon, siya ay captured ng Babylon. But he resolved at the front of God. Ngunit nagpasya siya sa harap ng Diyos. It doesn't matter what kind of situation am I. Hindi importante kung nasa ang kalagayan ka ngayon. People in the Philippines, it doesn't matter for you. Ang mga nasa Pilipinas, hindi importante kung nasaan ka ngayon. If you grab the covenant right now, then God will start the covenant journey from you. Kung iyong panghawakan ang tipan ngayon, uumpisahan ng Diyos ang journey ng tipan sa buhay mo. In Daniel chapter 1 verse 17. Sa Daniel 1:17, God allowed the wisdom to Daniel. Binigyan ng wisdom ng Panginoon si Daniel. And what happened is that in Daniel chapter 2 verse 1. At ang nangyari sa Daniel 2:1, The king Nebuchadnezzar dream. Ang haring Nebuchadnezzar ay nanaginip. It is the time schedule for Daniel. Yon ang oras para kay Daniel. The king said to all people. Sinabi ng hari sa mga tao. There were shamans around the king. May mga shaman. And there were wise people around the king. May mga marurunong na tao na nakapaligid sa hari. And the king commanded these people to interpret his dream. At sinabi ng hari sa mga taong ito na i-interpret ang kanyang panaginip. If you cannot interpret, then I will kill you all. At kung hindi ninyo mabigyan ng interpretation ang panaginip na ito, papatayin ko kayong lahat. Among these wise people, there were Daniel and three friends. At sa mga taong marurunong na ito, nandoon si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. No one wasn't able to interpret. Walang nakapagbigay ng kahulugan sa panaginip na iyon. It was the absolute time schedule. Yon ang absolute na oras na binigay ng Panginoon. And he who interpret the dream is Daniel.
At ang nagbigay ng kahulugan sa panaginip ay si Daniel. When I was reading this Bible scripture, nung binabasa ko ang scripture na ito, if I were Daniel, kung ako si Daniel, after I interpret all the dreams, pagkatapos kong bigyan ng kahulugan ang lahat ng kanilang panaginip, I will tell to the king, kill all these shamans. Sasabihin ko sa hari na patayin mo lahat ng mga shaman na iyan. But Daniel did not say like that. But ngunit hindi sinabi ni Daniel ang iyon. Daniel saved all these shamans and even wise people. Ngunit niligtas niya ang lahat ng mga shaman na iyon at ang mga taong marurunong. Even he will face the lion's cave. Kahit na hinarap niya ang kuweba ng mga leon. But what he has done is Daniel chapter 6 verse 10. Ngunit ang ginawa niya sa Daniel 6:10. Even though he know that if he pray he will die. Kahit alam niya na kung siya ay manalangin siya ay mamamatay. He prayed 3 times a day as he had done previously. Siya pa rin ay nanalangin ng 3 beses sa isang araw na kanya nang nakasanayan. What is that? Ano yun? 24 hours. 24 na oras. What you have to do in this age? Ano ang dapat mong gawin sa panahon ngayon? You are now in the same situation. Ikaw ay nasa parehas na sitwasyon. This is how God is working in the age of disasters. Ganito kumikilos ang Panginoon sa oras ng disaster. There is disasters. And behind the disaster, there is idol worshiping. Merong sakuna at sa likod ng sakuna ay ang pag-worship sa mga idolo. And behind the idol worshiping, there is Satan. At sa likod ng pagsampalataya sa mga idolo, naroon si Satanas. In that disaster area, God has put our remnant there. At sa lugar ng sakuna na yon, nilagay ng Panginoon ang remnant. Through this one remnant, God restored this disaster field. Sa pamamagitan ng isang remnant na yon, babaguhin ng Panginoon ang lugar na iyon na may sakuna. I hope our remnants also grab hold on to the covenant today. Pinapanalangin ko ng ating mga remnant ay tunay na panghawakan ang pangako ngayon. Then who will fulfill is God. At sino ang kikilos ang Panginoon. So I hope all the disciples you need to be 24 hours only gospel. Pinapanalangin ko na lahat ng disipulo ay nasa gospel lamang sa 24 na oras. And there were 3 friends of Daniel. At merong 3 kaibigan si Daniel. In Daniel chapter 3 verse 1 it says, sa Daniel 3:1, the king made the image of himself. Ang hari ay gumawa ng imahe ng kanyang imahe. And let all people to come and bow down before that idol. At gusto niyang lahat ng tao ay yumuko sa harap ng imaheng iyon. If you don't bow down before the idol, you'll be burned and die. Kung hindi kayo muko sa imahe na iyon, ikaw ay susunugin at mamamatay. Why disasters are coming right now? Bakit dumadating ang mga sakuna ngayon? You should always think of the field of summit. Tingnan mo lagi ang field ng summit. It is not just the summit, but the summit of Satan. Hindi lamang ang summit, kundi ang summit ni Satanas. That is why disasters are coming. Kaya dumadating ang mga sakuna. Why our remnant you are studying right now? Bakit ang mga remnant? Bakit kayo nag-aaral ngayon? Because you have to meet these people. Dahil kailangan niyong katagpuin ang mga taong ito. Because you have to save this field. Dahil kailangan niyong iligtas ang field na ito. Why are we teaching our remnants right now? Bakit natin tinuturuan ang ating mga remnant ngayon? To send our remnants to this field. Upang ating ipadala ang ating mga remnant sa lugar na iyon. That is why you have to study very hard. Kaya mga remnant, kailangan niyong mag-aral ng mabuti. Why in the church always
talk about the gospel. Bakit sa simbahan ang gospel lamang ang ating pinag-uusapan? Because the summit of the world, they do not know why disasters are coming. Dahil ang summit ng mundo, hindi nila alam kung bakit dumarating ang sakuna. Because the summit in the world, they do not know what happens if we worship before the idols. Dahil ang mga summit ng mundo, hindi nila alam kung ano ang mangyayari kung kanilang yuyukuan ang mga idolo. That is why our remnants have to go to that field and tell that spiritual fact. Kaya ang ating mga remnant ay dapat pumunta sa field na yon at sabihin ang mga spiritual na katotohanan. Right now, Philippines are full of Catholic. Ngayon ang Pilipinas ay puno ng Katoliko. And inside of Catholic, there are a lot of idols. At sa loob ng Katoliko, napakaraming mga imahe, idolo. You have to tell them the truth. Dapat sabihan natin sila ng katotohanan. Only Jesus is the Christ solution to our problem. Si Jesus lamang ang Kristo na ang solusyon sa lahat ng problema. Because Philippines in the people in the Philippines they do not know this fact. That is why they are suffering. Dahil ang mga tao sa Pilipinas hindi nila alam ang katotohanan ito kaya sila ay nagdurusa. Because summits in the Philippines because they do not know this spiritual fact. That is why the people in the countries are suffering. At ang mga summit sa Pilipinas, hindi nila alam ang mga spiritual na katotohanan na ito, kaya marami ang nagdurusa. That is why you have to see the confession of these three friends. Kaya tingnan natin kung ano ang naging nakumpisal ng tatlong magkakaibigang ito. Even though you throw us to the fire, kahit na itapon mo kami sa apoy, God will save us from your hand. Ililigtas kami ng Panginoon sa iyong mga kamay. Even He does not save us, we will not bow down before you. Ngunit kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi kami yuyuko sa iyo. You have to do this only gospel. Kailangan nating gawin ang gospel lamang. Then what happens was that? At ano ang nangyari? Daniel chapter 3 verse 25. Sa Daniel 3:25. The king say, "We throw three people in the fire, but there is four men in the fire." Sabi ng hari, tatlong tao lamang ang itinapon namin sa apoy. Ngunit ngayon, bakit merong apat? The working of the Holy Spirit reveals in your life. Ang gawa ng Espiritu Santo ay nakikita sa iyong buhay. Why we don't actually experience the power of gospel? Bakit hindi natin nadaranasan ang kapangyarihan ng gospel? How do we teach our remnants right now? Paano natin tinuturuan ang ating mga remnant ngayon? Even in Korea, it is also the same. Kahit sa Korea, ito ay parehas. Parents, they emphasize not only the gospel, but also the worldly things. Ang mga magulang ay hindi lamang gospel ang binibigay sa kanila, kundi pati ang mga makamundong bagay. Remnants, that is why our remnants are confusing right now. Kaya ang ating mga remnant ay nalilito. In the church, they say, only the gospel, it is sufficient. Sa simbahan, sinasabi na ang gospel lamang, yun ay sapat na. But at home, parents say it is not sufficient. Ngunit sa kanilang mga bahay, sinasabi ng mga magulang, hindi sapat ang gospel. You have to have a lot of money. Kailangan mong magkaroon ng maraming pera. You have to have a lot of knowledge. Kailangan mong magkaroon ng maraming kaalaman. That is why our remnants are confusing right now. Kaya ang ating mga remnants ay nalilito ngayon. That is why they cannot experience the power of the gospel. Kaya hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng gospel. When we confess only the gospel, God will work upon them. Kung ating ikumpisal ang only gospel, kikilos ang Panginoon sa kanila. That is why Daniel chapter 3 verse 28, the king confess. Kaya sa Daniel 3:28, ikinumpisal ng hari. Your God is the true God. Ang iyong Panginoon ang tunay na Panginoon. Why evangelism doesn't take place in your life? Bakit ang evangelism ay hindi nangyayari sa iyong buhay? Why forces of darkness doesn't crumble in your life? Bakit ang
kadiliman ay hindi na nawawala sa iyong buhay. Because we are not doing only the gospel. Dahil hindi natin ginagawa ang only gospel. If we do only gospel, then evangelism will take place. Kung ginagawa natin ang only gospel, ang evangelism ay mangyayari. Let's see Esther. Tingnan natin si Esther. Esther became the queen of the country. Si Esther ay naging reyna ng bansa. And her uncle said to Esther, don't make other people to know our people and kindred. At sinabi ng kanyang uncle na wag mong sabihin sa kanila ang ating kamag-anakan. Why is that? Bakit? Because it is not your effort to become the queen. Dahil hindi sa iyong lakas na ikaw ay magiging reyna. Because the one who made you as the queen is God. Dahil ang gagawa upang maging reyna ka ay ang Panginoon. And there must be the reason why God has called you as the queen. At merong rason kung bakit tinawag ka ng Panginoon upang maging reyna. It is also the same for us. Ito ay katulad din sa atin. We are not the one who become the remnant. Hindi dahil sa atin kaya tayo'y naging remnant. God has called us as the remnant. Tinawag tayo ng Panginoon upang maging remnant. That is why even though we are lacking, it is okay. Kaya kahit tayo ay nagkukulang, okay lang. We just need to hold on to the covenant. Dapat lang nating panghawakan ang covenant, ang pangako. There is the reason why God has called us in this age. Merong rason kung bakit tinawag tayo ng Panginoon sa panahon na ito. For me, I used to think like this. Para sa akin, iniisip kong ganito. Because I like to exercise, I like exercising. Dahil gusto kong mag-ehersisyo. So I was sometimes, I think if I was born like 300 years ago, I will become general in the country. Kaya iniisip ko kung ipinanganak ako 300 years ago, magiging isang leader ako ng bansa. Like shooting arrow and like fighting with sword like that. Kagaya ng pagpana o pakikipaglaban gamit ang espada. But I realized that if I was born in that age, I would not know the gospel. Ngunit naisip ko, kung ipinanganak ako sa panahon na yon, hindi ko makikilala ang gospel. If there is the reason why God has called us in this age, kung merong rason kung bakit tinawag tayo ng Panginoon sa panahon na ito, there is also the time schedule of God for us. Meron ding time schedule ang Panginoon para sa atin. If we see Esther, kung titingnan natin si Esther, Esther chapter 3. Sa Esther 3, because of the general Haman, Jewish people were put to death. Dahil kay Haman, ang mga Hudyo lahat ay papatayin. And the uncle of Esther say to Esther. At sinabi niyang tiyuhin ni Esther sa kanya, this is the time why you become the queen right now. Ito ang panahon, ito ang pagkakataon kung bakit ikaw ay naging reyna. The reason why God has called you as the remnant. Kung bakit tinawag ka ng Panginoon bilang remnant. There is the reason and time schedule for you. May rason at may tamang oras. Because there is you have no choice but to for the people to suffer in the disaster. Walang ibang rason kundi ang mga tao ay magdusa sa mga sakuna. After first industrial revolution. Pagkatapos ng first industrial revolution. So many people will suffer in the mental problems. Maraming mga tao ang nagdurusa sa mental na mga sakit. And also the spiritual problems. At mga espiritual na problema. Even nowadays, our remnants, they suffer from nightmares or like hearing something like that.
kahit ngayon, ang ating mga remnant ay nakakaranas ng mga masasamang panaginip at nakakadinig ng mga bagay-bagay. What if unbeliever? Paano ang mga hindi naniniwala? At this time, Esther said to the uncle, sa oras na yon, sinabi ni Esther sa kanyang tiyuhin, gather all the Jewish people and pray for me. Tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo at kayo'y manalangin para sa akin. You have to see the fact. Kailangan ninyong makita ang katotohanan sa field. Beyond the fact, you have to see the truth. At dapat makita mo ang katotohanan. Beyond the truth, you have to see the spiritual fact. At ang spiritual na katotohanan. Why Esther say, pray for me? Bakit sinabi ni Esther na manalangin kayo para sa akin? Gather together, don't eat and drink 3 days and nights and pray for me. Magtipon-tipon kayo, huwag kayong kumain o uminom at manalangin kayo para sa akin. If people pray, will the situation will be changed? Kung manalangin ang mga tao, magbabago ba ang sitwasyon? If you cannot see the spiritual fact, kung hindi mo makikita ang espiritual na katotohanan, beyond the summit, there is Satan. Sa summit, nandoon si Satan. If you cannot see the spiritual fact, you will not be able to pray. Kung hindi mo makikita ang espiritual na katotohanan na ito, hindi ka makakapanalangin. Why Esther asked for the prayer also? Bakit hiningi ni Esther na sila'y manalangin? In the Bible, it says that all the Jewish people, they come out and ripped the clothes and cried out. Sa Biblia, sinabi na ang lahat ng mga Hudyo, sila ay lumabas, pinunit ang kanilang mga damit, at sila ay nangnangis. If you were in that situation, kung ikaw ay nasa sitwasyon na iyon, people will kill you because you are Christians. Papatayin ka ng mga tao dahil ikaw is Kristiyano. Then you will cry out to the Lord and say unbelief, right? At ikaw ay mananangis sa Panginoon at magsasabi ng mga hindi paniniwala. Why Esther say Jewish, his uncle together all the Jewish people to pray? Bakit sinabi ni Esther na tipunin ang lahat ng mga Hudyo upang manalangin? To make our unbelief crumbles. Para ang ating hindi paniniwala ay mawala. And the one who can only save us is God. At ang tanging makakapagligtas sa atin ay ang Panginoon. That is why Esther say, pray for me. Kaya sinabi ni Esther na manalangin kayo sa akin, para sa akin. You are also the same right now. Ikaw ay nasa parehas na sitwasyon ngayon. After we are separated from God. Pagkatapos nating mahiwalay sa Panginoon. And captured by Satan. Mahuli ni Satanas. No one can set us free from our destiny. Walang makakapaghiwalay sa atin sa ating destinasyon. Only through Jesus Christ we were being set free. Sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo, tayo ay napalaya. After this prayer, pagkatapos ng panalangin, the general Haman who wants to kill Jewish people, si Haman na gustong patayin lahat ng mga Hudyo. He were killed by the king. Siya ay pinatay ng hari. And the Jewish people commemorate this day as Purim. At ipinagdiriwang ng mga Hudyo hanggang ngayon ang Purim. For us, para sa atin, every day is Purim. Bawat araw ay Purim. Because Jesus Christ who resurrected. Pagkat si Jesus na muling nabuhay. He is now always every day being with us. Siya ay araw-araw na kasama natin. That is why we can enjoy this day every day. Kaya matatamasa natin ang ito sa bawat araw. In the Bible it says never forget this day. Sa Biblia sinabing huwag nating kalimutan ang araw na ito. And commemorate every year. At alalahanin bawat taon. We have to always enjoy Jesus Christ every day. Kailangan nating i-enjoy, tamasain si Jesus araw-araw. Conclusion. Para sa konklusyon.
Right now in the message, in the flow of message, ngayon sa flow ng message, it is keep on saying about the prayer of those who remain. Ito ay laging nagsasabi tungkol sa panalangin ng mga natira. Those who remain doesn't mean that we were survived. Hindi ibig sabihin na ang mga natira, yon ay mga nakasurvive. It means that God has prepared us. Ibig sabihin, tayo ay hinanda ng Panginoon. That is why in every meeting, kaya sa bawat meeting, everything, every incident, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, you pray, you find the answer inside of prayer. Dapat mong hanapin ang sagot sa loob ng panalangin. We say it is 24 hours of prayer. Sinasabi natin ito ay 24 na oras ng panalangin. So you have to enjoy the rejoice finding the answer inside of the Word of God. Dapat mong matamasa ang paghanap ng sagot sa loob ng salita ng Panginoon. Why God allow me to meet such a person like that? Bakit inihintulot ng Panginoon na ma-meet ko ang taong iyon? You have to pray for that. Kailangan mong manalangin para doon. Find the answer. At hanapin ang sagot. Why these kind of things are happening to me? Bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari sa akin ngayon? You have to find in the Word of God. Hanapin mo sa salita ng Panginoon. That is 24 hours prayer. Yan ang 24 na oras na panalangin. And the prayer of pilgrim. At ang panalangin ng pilgrim o naglalakbay ng banal na lakbayin. The word pilgrim is itself has the meaning that the one who is looking toward the heaven. Ang salitang pilgrim ay nanangahulugang siyang nakatingin sa kalangitan. The one who doesn't belong to the land but the one who belongs to the heaven. Ang isang tao na hindi nakabilang sa lupa kundi napapabilang sa kalangitan. That is why we say this transcending our time, 24 hours, it is 25 hours of prayer. Ito ay lumalagpas sa 24 na oras. Ito ay 25 oras. Enjoying the kingdom of God. Ang nagtatamasa ng kaharian ng Diyos. What is very important is to prepare our vessel. Ang pinakamahalaga ay ating ihanda ang ating mga lagayan. If you have this small amount, if you have this small vessel, then only the blessing will be filled this small amount of blessings. Kung meron kang maliit lamang na lalagyan, maliit na pagpapala lamang ang mailalagay doon. We have to prepare vessel to enjoy the kingdom of God. Dapat nating ihanda ang ating lalagyan o vessel na matamasa ang kaharian ng Diyos. Then you realize the true answer. At iyong malalaman ang tunay na sagot. Our spiritual state is the true answer. Ang ating espiritual na estado ang tunay na sagot. That is why you have to your spiritual state is the most important thing. Ang iyong espiritual na estado ang pinakamaimportanteng bagay. And the prayer of conqueror. At ang panalangin ng magtatagumpay. The prayer, eternal prayer. Ito ang walang hanggang panalangin. It says that three ages will come. Sinasabing may tatlong panahon na darating. First, ang una, churches will centered on Genesis chapter 3:6-11. Ang una ang mga simbahan ay sisentro sa Genesis 3:6-11. And also people will do
what Satan wants to do. At ang mga tao ay gagawin lamang ang kagustuhan ni Satanas. We say this Acts chapter 13, 16, 19. At ito'y napaloob sa mga gawa 13, 16, 19. Superstition, shaman, idol worshiping. Superstition, shaman, at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And the age of Nephilim summit will come. At ang panahon ng Nephilim summit ay darating. That is why we have to restore the prayer of conqueror. Kaya dapat nating ipanumbalik ang panalangin ng isang magtatagumpay. As Israelite conquer over the land of Canaan. Nang napagtagumpayan ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan. We have to conquer these three ages. Kailangan nating mapagtagumpayan ang tatlong panahon na ito. It means we have to save them. Ibig sabihin, kailangan nating iligtas sila. That is why we have to enjoy these three unprecedented answers. Kaya kailangan nating tamasain ang tatlong hindi pa nagagawang mga bagay. Why God has called me and prepared me in this age? Bakit tinawag ako at ihinanda ng Panginoon sa panahon na ito? What is God's absolute plan for me right now? Ano ang absolute na plan ng Panginoon para sa buhay ko? Then you will see this field right now. At makikita mo ang field na ito ngayon. Churches are closing their doors. Ang mga simbahan ay nagsasarado. Because they lose hold of the gospel. Dahil hindi nila napapanghawakan ang gospel. And people are all captured by this Acts chapter 13, 16, 19. At lahat ng tao ay nasa loob ng gawa 13, 16, 19. Because of the age of Nephilim summit, that is why all the people are suffering in the six days of unbeliever. Dahil ang mga tao ay nasa loob ng panahon ng Nephilim summit, sila ay nagdurusa sa anim na estado ng hindi naniniwala. Then you will see this field. After you see this field, then you will realize you're working. At pag nakita mo ang field na ito, ma-realize mo sa iyong sarili na ikaw ay gumagawa. If you are a student, you're study. Kung ikaw ay estudyante, ikaw ay nag-aaral. Why I am working right now? Bakit ako nagtatrabaho ngayon? Why I am studying right now? Bakit ako nag-aaral ngayon? You have to see this right now. Dapat mong makita ito ngayon. This was the brief flow of the message in October. So ito ang flow ng message ngayong Oktubre. Always be inside of the flow of the message. Kailangan nating mapaloob sa daloy ng mensahe lagi. Then you will be naturally be at the place where God desires. At ikaw ay mapupunta sa kung saan gusto ng Panginoon na nandoon ka. Like the boat float on the river following after the stream. Katulad ng barko na lumulutang sa tubig na nakasunod sa daloy. Hope you to have victory in the trainings. Pinapanalangin ko na magkaroon kayo ng katagumpayan sa mga training na gaganapin. Let us pray. Manalangin tayo. Father God, thank you for giving us this precious time. Maraming salamat, Panginoon, sa mahalagang oras na ito. Let us really restore the blessing of three settings, three unprecedented, three backgrounds. Pinapanalangin namin na iyong i-restore ang tatlong setting, tatlong background, at tatlong hindi pa nagagawang mga bagay. As the remnants in the age, they grab hold on to the covenant. Bilang mga remnant ng panahon na ito, panghawakan natin ang pangako. Let all the disciples of the Philippines may grab the covenant. At lahat ng mga disipulo ng Pilipinas ay panghawakan ang covenant. So that they can really restore the prayer of those who remained. Upang kanilang maipanumbalik ang panalangin ng mga natira. And the prayer of pilgrim. At ang panalangin ng pilgrim. And the prayer of conqueror. At ang panalangin ng mga magtatagumpay. In the name of Jesus Christ we pray. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Amen.